Magandang araw mga boss. Ngayong araw to is ibababa natin yung ating mga Thai beam. Kasi nabuhusan na natin kahapon ang ating mga puting. Ito, tapos na tayo nagbuhos sa ating mga puting. Next natin gagawin is ibababa yung mga Thai beam para lagyan ng porma. Tapos magbuhos. Yan. A few moments later. So yan, nababa na lahat yung tribe mga boss. At nakapile na sila sa ilalim para ma-label na yung flooring. Yan. So next nilang gagawin is magawa ng purma para sa ating tribe. So yung iba ba, hindi na pwedeng gawa ng purma kasi nasa nakapatong na sila ng gaya niyan. So binubuhusan na lang nila. Yan. Katulad niyan is ganyan, hindi na kailangan ng forma kaya buhos na lang ditso. Ganyan. So buhos na lang, kulang yan. Hindi na kailangan ng forma. So bali yung parte lang doon is lalagyan ng purma kasi hindi nakabaon sa lupa. Ayan, dyan lalagyan natin ng purma dyan hanggang doon kasi hindi yan nakabaon sa lupa. So napansin nyo mga boss, yung PVC natin yung para sa ano, septic is nakalagay sa gitna ng tie beam. So iwasan natin yung paglagay ng PVC sa gitna ng tie beam kasi mamawala yung strength niya. Pero sa bahay na ito, nakapatong naman siya sa mga bato. So okay lang yan mga boss, nakapatong naman kasi sa mga bato yung ating tie beam. So mas magandang maiwasan natin yan kasi mawala yung strength ng ating tie beam. So yan. At may mga dowel na rin tayo na abang para sa ating hollow block. Yung vertical ng ating hollow block ready na rin. So yan na mga boss. Sinisimulan nilang lagyan ng purma. So nilagyan nila ng purma yung ating tie beam para pagkatapos nito is magbubuhos na tayo. So yung iba, yung wala ng purma, so tapos na nabuhusan. So yan, ready na. Ready na yung piling ng hollow block natin. So yan, yung banda nito, yung isang yan, yung banda na sa ibaba is lagyan natin ng purma kasi hindi kasi ito nakabaon sa lupa at nakaangat ito. Ayan. So bali ang lapad ng ating tie beam is 7 by 12. So yung taas niya sa lalim is 12 inches at 7 inches. Ayan. Yan nandyan is hindi na nagawa ng 12 at 7. So yan. Next natin gagawin is bukas is pagkatapos sa simbusan is magpapile tayo at maglalagay ng mga dowel para sa pagbubuhos ng ating column. So yan, ready na ang ating mga stirrup sa ating column. Yan, ready na ang ating stirrup sa ating mga column at tapos na rin nabuhusan yung
ating tie beam. Yan, nabuhusan na yung tie beam nila kanina at hindi ko lang nabidyohan. So ngayon ang ginagawa nila is naglalagay sila ng stirrup sa ating vertical reinforcement bar sa ating kulong. Yan, naglalagay na sila ng mga stirrup. At dyan na yan na banda is magkagawa tayo ng ating yung puso negro, yung ating septic tank. Dyan natin ilalagay. So maraming salamat mga boss. Hanggang sa muli. Hanggang sa susunod na mga araw.